nasa-shoot na kami sa provincial nominee ng New Brunswick. Yes, tapos, yes. After 6 days po, naka-receive kami ng ITA sa kanila. Parang ang bilis ng transition from opening, opo, yes, from opening a new DIY for express entry. Express entry. Nagkaroon ka na ng nomination for the provincial nominee from New Brunswick, tapos dire-diretso na. Within the span of, how many? 2 weeks? Within 2 weeks yata, parang, yun, no? Opo. October 17, ginawa namin yung profile. Tapos 21, naka-receive kami ng LOI. Tapos 22, naka-receive kami ng, naman kami ng EOI, yung Expression of Interest. Tapos gumawa na kami ng profile noon. Tapos 28, naka-receive kami ng ITA. 12 days. Tapos gumawa na naman ako ng bagong profile sa NB. Tapos doon ko siya sinabi. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. Right here, Norbert Mountain. Pinalik ng park. Opo, opo, nandun doon. Pinagsabay-sabay mo yung mga documents. Opo, ang gagawin mo lang kasi doon is gagawa ka ng parang profile doon sa INB nila. Tapos ibibigay mo sa kanila yung parang ID number, account, ID number, parang ganun. Eh, hindi ko mabigay yung ID number. Gawa nga ng mali yung date. Hindi ako makapasok sa express entry. Ano yun, sir? November 8 to November 30 yun. Challenge na yun. Grabe yun. Doon kami ho tumagal. Tapos nung sabi ko, gawa na tayo ng bagong email. Tapos kailangan lang naman nila yung ID. Kami ng bagong email na na-shoot kami. Tapos December 7, na-receive namin yung provincial nominee nila. Nice. Nomination. Congratulations. That is November of 2021. Opo. November. December 7, 2021. Yun na po yung time na pauwi na kami ng Pilipinas sana. Kaya lang maraming naging problema. Marami talagang challenges. Then from December 2021. Pauwi po kami January na. January. Kasi nag-end yung mga work namin November. Tapos January na kami nakauwi. Nakitira lang muna kami sa mga kaibigan doon sa UAE. Katong family. Kasi kinat na namin yung aming apartment eh. Oh. Tapos yung mga work namin nag-end na. So nakitira na lang talaga kami literally. December 7, na-receive namin yung provincial nomination. And then December 10, na-receive naman namin yung ITA sa Express Entry Profile Federal. Yun po. Tapos medical na po, ganun. Nagpa-schedule kami sa St. Luke's, kaya lang di kami makauwi. Aabutan kami nung, di namin aabutan yung St. Luke's, tapos ang dami pa nilang requirements kasi gawa ng pandemic. Yes, yes. So ginawa namin, sabi ko, wala, problema to, hindi tayo makakaabot doon sa schedule. Ginawa namin, nagpa-medical kami sa UAE. Doon na kayo nag-submit from yung medical ng UAE, doon yun yung certificate na sinabit niyo. Doon na po. Tapos included na rin doon yung COVID-19 vaccine mo. Bibigyan ka rin nila ng separate paper kasi i-encode nila doon sa e-medical yata yung tawag nila doon. Tapos ipapasok na nila yung COVID-19 vaccine mo. Tapos bibigyan ka nila ng separate na paper. Iba pa doon sa result ng medical mo. Oh. I mean, hindi result, yung proof na nag-medical ka na. So ngayon, ang ginagawa nyo is nag-aantay na lang kayo mag-September. Ang nangyari po kasi noon, ito pang isang blessing na nangyari din po kasi sa amin noon. That time, nung waiting po kami ng visa, nung napasa na namin lahat, tapos nagkaroon na kami ng biometrics, napasa namin yung full application, yung na-submit na, yung nagkaroon na kami ng AOR, February 3. Napasa na namin, yung nagbayad na ako ng $2,820 na dalawa kami. Tapos nag-biometrics kami March 22, naka-receive kami. Tapos ang magandang nangyari po nun, si immigration ng New Brunswick, lahat po ng may nomination sa kanila that time, kinunik nila kami through sa... Through IEN. International Educated Nurses. So paano ang pasok nyo ngayon pagdating nyo ng New Brunswick? Mag-rebridging ka pa niyan or tutuloy nyo na lang or... As provincial nominee po, lang muna. Actually, hindi po namin alam. Pero meron po kaming kakilala doon na sabi niya, kapag meron daw pong NNAS, parang merong challenge sa New Brunswick for within 6 months mag-NCLEX ka pag napasa mo RN. Pero hindi ko pa po yun sure, be-verify ko pa. Pag yun po kasi yung, yun po kasi yung Pilipino na nakilala namin sa New Brunswick na nag-same process po sa ginagawa namin. Oh. Tapos po sir, nung March 23, nagpa-Zoom na tayo, di ba? Apo, 2022. Nagpa-zoom si immigration ng New Brunswick. Tapos may mga bit-bit po siyang employers. 18 employers po. Opo, puro healthcare po 'yon.
Tapos, parang merong breakout room yata yun na papasok ako sa magustong employer, ganun-ganun. Tapos, ako po, since siya yung primary applicant, nakatabi lang ako sa kanya, nanonood lang ako, tapos nakikinig, tapos pag may mga question, ganun. Tapos po, nung pasok kami ng pasok sa mga employer, nakareceive kami ng email sa kanila for screening interview. April, na-interview po siya sa government. Nag-exam pa ako. Nag-online exam pa ako. Opo, sa ano, Everett Chalmers. Sa Horizon. Horizon Health. Government. Sa hospital. Mm-hmm. Tapos, nung ano, in-interview siya ng HR, sabi nung HR, ganyan, ito yung mga ganyan. Tapos, sinabi niya po na nurse din yung asawa niya. Mm-hmm. Tapos yun po, in-interview din ako, yun. Nakapasa din po, kaya sa ano kami. Parehas kayong hospital ba yung ano? Opo. Regional hospital. Anong na-hire sa inyo? As anong position pa? Ano po? Patient care attendant. Parang nurse attendant. Parang healthcare. Parang ganun po. Tapos po, nire-require nila kami ng within 2 years, ma-process namin yung sa RN. Kaya ngayon po, ang ginag... Apo, walang pressure. Kasi parang contract mo yata yun sa kanila within 2 years. Kasi since government po sila. Tapos ngayon, ang pinagagawa nila sa amin, yung NNAS. Yung NNAS. Yung NNAS ninyo. Apo. NNAS. Yun po. And naano na po namin yung sa PRC dito, sa hospital experience, tapos yung sa school. Sa school na forward na po lahat dun. Ang kulang na lang namin yung ID. Identifications. And then yung NCLEX nyo. Kailangan nyo pa ng NCLEX. Opo. After nun dun na. After. Isa yun sa mga requirements ng ano ng pagiging nurse. Especially sa Canada. Pero at least, ang magandang experience niyan is that wala pa kayo sa New Brunswick, may nakaabang na sa inyong trabaho within the same field ninyo. Kaya siguro, hindi binigay sa inyo yung express entry dati sa agency and even yung student, hindi binigay sa inyo. Kasi mas may mas magandang pathway pa pala para sa inyo na hindi nyo akalain na ganun kabilis. Sobra-sobra pong bilis niya, parang ilang months lang. Wala pang 1 year, may flight ticket, plane ticket na kami papuntang ano. Kayo na bumili ng plane ticket ninyo? Yes po, kami na po. Yun. Binawasan na namin yung funds na. So at least, kasi po, mas maganda. Kasi po talaga, ang ano talaga namin is mag-iipon pa sana ng para may sobra pa. Eh kaya lang, gawa nga nung nag-enda yung contract niya, tapos ako hindi na ako nag-renew. Sabi, sa Pilipinas na natin ituloy. Hindi so namin ngayon, talaga na isip na. Ano lang ginagawa niyo ngayon? Kinumpleto niyo lang talaga yung mga requirements and now you're just really waiting for your flight this coming September. Yes po, yun na lang iniintay na. Meron na rin kayong babies or you're just really starting? Eh talagang dito wala na kayo mag-i-start talaga sa Canada for for it. Actually, yun po talaga yung dream nung wala pa hindi pa kami nagsisimulang mag-apply. Ganun talaga, pag nag-dream ka, kailangan titignan mo siya as realistic. Kaya nag-dream kami, sa Canada na tayo magbuo ng family kahit wala pa namang application na nangyayari. Totoo yan. At least na pre-project mo na, ito yung plano namin, hindi mo na magbe-baby or doon na natin gagawin lahat, doon na kayo mag-uumpisa lahat. Pagdating doon na kami mag-uumpisa lahat. Which is ganyan din yung nangyari sa amin from before. Planado, instead na yung kasi sabi ko dati yung process namin, if magbe-baby dito, panibagong proseso na naman, mas malaki yung proof of funds na kailangan ilabas. Ganun din po naisip namin. Sabi ko, mukhang hindi, mukhang malabo yan. So, ang ginawa namin, fly kami rito, kami na yung bumuod pagdating na dito sa Canada, which is mas mabilis at saka mas madali. Tsaka hindi ka na mag-ano nang sa ano, covered naman lahat yan kapag nabuntis si misis, yung hospitalization, panganganak, lahat yan. Para kang pumasok sa ospital, tapos lalabas ka nang wala kang binabayaran. Which libre is, napakalaking bagay. Hindi mo na mahalaga siya na hindi mo na pag-iipunan yung panganganak. Hindi na. And then, pag-aaral. Pag-aaral nung kids mo, parang you're just really thinking na ito, magtatrabaho na lang kami, alagaan yung anak, and then, yun na lang. Wala ka nang isipin. Tapos magsisave pang college. Save ng college, pwede naman yung baby na rin sa kanya. Ay, yung anak mo. Kasi pwede naman dito, accessible naman sila sa loan. Pwede sila mag-aral while working. While working. Mm-hmm. Pwede kayong, as a parent, pwede naman tayo maging support in the future. Diba? Ganun din yung iniisip namin kaya ano, talagang Canada.
Ayun. Actually po, ang gusto talaga naming province is either Manitoba or Alberta. Kasi Manitoba, nandun po yung kaibigan ko dati. Yung kaninang nurse na lumipat sa Ontario. Sa Ontario. Oh. Lumipat na siya ng Ontario kasi mas mayaman daw yung bayad dun. Mas malaki na yung bigat. Yung pinsan ko rin nandiyan sa Manitoba eh. Oh talaga? Yung kasi. Sa Winnipeg. Sa Winnipeg din. Yun. Eh, ang dito lang din naman is, regardless kung anong province ka mapunta, ang pinaka-importante lang talaga is makaland ka at makapag-umpisa ka at maging permanent resident. Maswerte kayo kasi you're going to land here sa Canada as permanent resident na. Yun nga din. PR na and then PR may na. Work pa. And may work pa. Bonus pa yun. Yun nga din diba? Po yung bonus. Sinasabi nung kaibigan ni nitong asawa ko po na kasi kapag student ka pupunta dyan, ala, iisipin mo paano ka magiging PR. Yes, after kumbaga, 2 years. Parang yung iba daw, hindi na yung iba, ay, hindi ko na muna isipin na maging nurse. PR muna, parang ganun. Sa inyo, PR na. Isipin nyo na lang pagiging RN ninyo. Which is magkaiba kasi pag sabi ko kasi sa mga iba na nagtatanong kanya-kanyang diskarte yan kung kakayanin yung maging student permit try to think anong susunod mong step para maging PR kasi ibang setup yun eh panibagong challenge yun challenge ka nang pumunta rito as student mas challenge student. Ka pa as paano mo gagawin yung pagiging permanent resident and pag may nagtatanong sa amin mas prefer naming mag PR sila, wag mag-student. Yes. Kasi mahirap talaga yung student. So nakikita, at saka mas malaking money yung kailangan nila ko eh. Sobra. Kasi may tuition fee ka pa. Tapos kailangan ka magtrabaho. Ayun, bahay. 20 hours ka. Mahirap mag-baby nun pag ganun. Mahirap. Mahirap maging student. I believe nga po kay Ma'am Aileen, ang galing eh. Kasi nakapag-baby pa sila ng isa nun, si Don Baste. Kaya nga eh. Kaya sabi ko, mas ma-challenge, mas nakaka-challenge yun sa kanila. Pero yung sa case naman ninyo, ang pinaka naging challenging lang talaga is yung papaano mag-umpisa. Yes. Okay. Yun talaga. Kasi maraming gustong pumunta pero takot mag-umpisa. Ayaw sumugal, ayaw mag-aral, ayaw busisiin kung ano yung proseso. Kasi wala naman kailangan dito. Kailangan talaga subal. Oh, hindi. Maraming magsasabi, pwede kang makapunta ng Canada, pero yung konti lang yung gastos. Hindi ako maniniwala dun kasi lahat kailangan maglabas, kailangan magsakripisyo. Kailangan gumastos lahat. Kailangan talaga gastos. Hindi pwede yung libre. Marami. At saka sugal kasi siya yung pag-a-apply. Oo. Sugal talaga siya. Hindi lahat ng nag-a-apply na approve. Yung iba nga, ang ganda ng status, ang ganda ng ano nila sa student pathway, pero nare-reject. Kasi may friend ako ng ganyan sa UAE, pero ang alam ko yata nasa Canada na siya. Ilang beses siyang na-deny, ganyan. Pero try lang ng try. Kasi sugal yan eh. Parang meron din kapag ako, talagang gusto mo. Pag talagang plinano nyo, tsaka huwag mo lang bibitawan kung ano yung, sabi ko nga sa mga nakakausap ko rin. Huwag mong bitawan kung ano yung pinakadahilan mo bakit gusto mong mag-Canada kasi or kung anong gusto mong kung ano yung gagawin mo kasi mapanghihina ka ng loob pero kung alam mo yung pinaka-solid na ito yung dahilan bakit ko ginagawa to, doon ka lang huhugot ng lakas ng loob para ituloy mo yun. So, same time nung pandemic, di ba nagawa yung una naming express entry profile? Nag-apply ako sa Jambang. Kamusta yung experience ng Jambang? So nagre-reply sila, pandemic daw kasi, hindi daw sila namumuha sa labas. Yes, exactly. Sabi nila, email mo kami pag andito ka na sa Canada. Puro sabi yung nila, reply puro galing yung reply. Kailangan na sa Canada na. Yeah, kaya minsan, hindi ko naman sinasabi sa mga ibang napapanood ninyo na tuloy nyo lang yung apply online. Pero pagdating kasi dito as an employer, iba na yung mas gugustuhin nilang pipiliin nila na nandito na kesa mag-waste pa sila ng time sila outside Canada. Kasi may lamia pa, may... Exactly, pa mas matagal. Ang 2 years, 3 years. Tagalan sila. Tapos meron pang ano sa Pilipinas, no? Meron pa tayong mga proseso dito bago makaalis. At kayo hindi na kayo duman doon. Hindi na. Pero nag-PDOS po kami online. PDOS is really a requirement. Requirement. Para makalabas ka na. Waiting na lang kami sa sticker. Sticker, kasi nung June pa kami nag-PR. Yan, excited na. Kami nag-PR. Ilang araw na lang yun. Kailan ba flight nyo? September what? 14 po. Ang ride namin is 15. Ngayon, nakakuha na rin po kami ng apartment. Tapos dyan na rin namin babayaran. O, ayun.
konti. Bali, ang kailangan na lang namin ayusin agad pagdating is ang aming bank account kasi kailangan daw nila ng parang bank draft yata, yun yung pambayad sa kanila. Saan? Bank draft or sa apartment po. Oh, yes, yes. Parang bank draft or post-dated check, di ko alam kung bank draft yung bank draft kasi nabasa ko dun sa contract. Magkano yun na lang? Paano kayo kumuha ng apartment? Sa, yun po, meron kaming inatinan na settlement service agency. Ng agency, agency ng sa Canada po, di ba po pre yun? Yes, yes, settlement. Tapos, plan. Tapos yung pong HR namin, ni-refer na kami doon. Habang nagsisearch ako, nakita ko na yung pangalan ng settlement agency ng Fredericton kasi sa Fredericton po kami mapupunta sa capital kasi doon po yung hospital na na-hire kami. Initially, dapat Moncton. Layo. So, yun po, nung tinitignan ko, nakita ko yung pangalan ng MSAF na, MCAF na yun na Multicultural Foundation of Fredericton, parang ganun po, Association of Fredericton. Tapos yun po, in-email din kami ng HR na ililalapit ko kayo dito kasi nagtanong kami sa company kung meron bang pabahay. Kasi sabi nung friend kong nasa Nova Scotia, kapag daw as PR kang pupunta doon tapos may employer ka, yung iba daw nagbibigay sila ng sa pabahay, assistance. Housing assistance. Tapos ganun. sabi ni Horizon, since government nga sila ng New Brunswick, di daw sila nag-offer ng ganun. Ngayon, sabi niya, ilapit kita dito sa parang settlement service agency. Tapos yun po, nag-attend kami ng parang Zoom din nila. Tapos pinakita nila ano yung mga apartment na po pwedeng puntahan. Tapos nagsimula na kaming mag-online-online. Mm-hmm. Tapos nakakuha kami sa Colpitz ng bahay. $1,000, one bedroom. Usually, ganun ang range ngayon eh. Advantage of the provincial nominee, and you are skilled, nasa NOC 0AB ka, then go to New Brunswick, go to the Atlantic region. Mas malaki ang chance mo dun. Yung sa amin po kasi yung 3012 yata yun sa'yo, registered nurse, no? NOC 0 yun eh. Kaya, kaya mas mabilis kayong ma-applyan ng provincial nominee. Same thing as with the skilled workers. Welder, butcher, truck drivers, walang talo yan. Kaya doon po sa mga gustong mag-apply ng ng provincial nominee, talagang lang talaga siya. Challenge siya, pero attainable naman. Isang kasi parang ang hirap pagsimula, pero pag nasimulan mo na, tuloy na. Yung first leap lang talaga yung mahirap, kasi decision making yun eh. Tutuloy ba natin to? Kaya ba natin to? Parang ganun. Pwede mag-stop midway eh. Sayang yung effort mo kung nag-stop ka midway. So ano may advice nyo dun sa mga nangangarap pa rin pumunta ng Canada? Ano yung challenges, ano yung frustration, at ano yung mabibigay nyo advice para sa kanila? Ako, ma-advise ko sa kanila, if yun talaga yung dream nila, pursue it. Parang labanan nyo. Kasi kami nga, nag-apply nga kami, wala kaming kapera-pera, dami pa namin utang sa credit cards noon. Kasi alam nyo naman sa Middle East, 1 year ang trabaho, tapos 1 month bakasyon, yearly, ganun. So parang nauubos lang palagi yung pera mo sa bakasyon. Ngayon, pagbalik namin ng UAE, wala kaming kapera-pera, pero we still decided na mag-apply pa rin kahit na wala kaming pera. So yun nga, nabanggit ko kanina, paano kami nagkapera, nag-loan kami. Pero syempre, number one pa rin doon is yung ipagdasal muna nila. Tapos kailangan humingi sila ng guidance kay Lord na hindi kasi po pwedeng tayo lang yung kikilos eh. Parang kailangan talaga laging merong guidance ng nasa taas kasi kung wala yun, wala talaga tayo. Ngayon, ang ma-advise ko, kung pera lang yung, kasi yan ang majority na nakakausap ko dito sa Pilipinas, gusto mag-apply, magkano ba? Ganyan. Pag sinabi namin yung amount, ganito, ay, hindi namin kaya yan. Parang doon pa lang, ayaw na yun. Hinaan na sila ng loob. Which is, yun naman yung naging challenge sa amin nung nag-apply kami. Sabi ko, kung pera lang ang problema na yan para makapag-apply, kayang-kaya natin yan, magagawa ng paraan. Kasi, merong guidance na binigay si Canada with regards to proof of funds. Wala namang sinabi doon na bawal mong mag-loan sa bank. Kasi pag nagpasa ka ng statement, bank statement mo, hinihingi nga nila yung pati yung credit card loan mo, yung ano bang tawag doon? Personal loan. Titingnan nga nila kung talagang may ganun kay para nakikita nila na meron kang gumagalaw yung bangko mo. Mm-hmm. Parang ganun. So, yun yung take advantage kami doon sa kasi parang pag nakita ng iba yon, iisipin nila, ay, hihingin yung loan, ay, baka ma-deny ako kasi may loan ako. Which is, hindi namin siya ganun tinignan. Tinignan namin siya na, oh, hinihingi naman pala, di okay lang sa kanila, makikita nila may bank.
positive din namin siyang tinignan. So, ginawa ko, nag-loan talaga ako para makapag-apply kami. Pero yung ni-loan ko is realistic. Tapos ginawa ko yung loan ko, kinumpit ko siya sa ilan ba ba'y matitira sa sahod namin pag nagbayad ako ng loan. Ginawa ko 2 years to pay. Mm-hmm. Tapos before kaming umuwi, hindi pa tapos yun, pauwi na kami. Ginawa ko, kinlose ko na, binayadan ko na yung remaining. Tapos gamit yun na, yung ano ko, gamit yung aking back pay. Ano bang tawag nila? Back pay. Yeah. Yung nakuha kong back pay, binayad ko lahat sa bangko. Para ma-close na, kasi para tapos na. Kasi 5 years, 6 years of working, hindi naman din kalakihan ng na ano yan, na gratuity, pero at least ma-close na yung bank. At least meron na tayong funds. Yun naman yung purpose natin ba tayo nag-loan. Magkaroon tayo ng pang POF. Totoo. Proof of tapos bias. Ayun lang po, wag silang ano, always find ways. Kasi pagka nakikagaya nyo, na ano nyo naman po kanina, ang daming challenges, always find ways. For example, yung doon kanina, nagkamali ako ng date of birth niya. Kung hinintay lang namin siya, Wala mangyari. Baka hanggang ngayon, hinihintay pa rin namin yung sagot nila. Kasi up until now, wala pa rin sagot yung email ko na yun na ipapa-change. Technical problem in date. So, always find ways. Totoo. Kasi meron at merong ways. Diba? Sabi nga nila, kung gusto mo talaga yung isang bagay, you will find ways. Diba? Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Totoo. At mas marami ang dahilan kaysa sa paraan. Totoo. So, yung paraan na kukunti, doon ka sumugal, labang ka.